Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating video tutorial. Ngayong araw na to, mag-tune up tayo ng Porky Engine. Tinanggal ko na yung bulb cover guys, para madali tayo. Tapos ang gagamitin lang natin dito guys, itong 12mm na close range, tapos pillar gauge, tsaka itong flat screwdriver. Ngayon, unang gagawin natin guys, itatap dead center muna natin siya. Ito. Dapat yung timing mark, ito kasi ito yung pulley. May timing mark to. Dapat yung timing mark ng pulley dapat nakasintro dito sa 0. So hanapin natin. Hanapin natin yung timing mark. So ayan yung timing mark guys, yung may chalk, yung may color white. Ayan. Ito dapat nakasintro to sa 0. Tapos sunod guys, dapat itong itong contact point na to, yung pointer niya dapat nakasintro din sa number 1 na tension wire. Ito kasi ito yung number 1, dapat nakatapat dyan yung pointer. Ito, ayan. Sunod guys, dapat titingnan nyo din kung maikot nyo tong push rod, itong dalawa, dahil ibig sabihin nun naka top dead center na siya. Ngayon guys, sunod natin gawin, mag-a-adjust na tayo. Kalimutan ko nga pala guys, ito kakailanganin nyo pa ng 19mm na socket, tapos itong ratchet. Tapos simula na natin. Ang bulb clearance nga pala nito guys, itong intik 0.008. ayan, hindi lang masyadong kita dahil luma na yung pillar gauge ko. Tapos yung exhaust guys, 0.010. Ayan. So, umpisahan na natin guys. Umpisa tayo sa exhaust bulb.
Paano nyo nga pala malalaman guys kung exhaust ba or intake yung ina-adjust ninyo? Titingnan nyo lang dito guys, dito sa kanyang manifold. Ito kasi, ito yung exhaust, tapos nakasintro dyan yung exhaust valve, exhaust, tapos ito intake, sunod nito intake, tapos another intake ito, susunod dito exhaust to kasi nakasintro, ito exhaust, tapos ito intake, ito intake din, tapos ito exhaust. Guys, a-adjust, mag-a-adjust na tayo sa ito kasi yung number 1 guys, yung itong dalawa, tas ito number 2 dalawa din, ito number 3 dalawa din, tas ito number 4 dalawa din, magkapares yan sila guys, exhaust intake, exhaust intake. Simulan na natin guys ang pag-a-adjust. Ayan guys, dapat hindi mahigpit, hindi din maluwag. Luwagan lang natin to guys, ito yung 12mm na nut, tas ito yung adjuster screw mga guys, yan paikot-ikotin na natin to, kung mahigpit luwagan natin yung screw, ayan ganyan lang guys. Dapat kapag hinila-hila nyo itong pillar gauge, hindi masyadong matigas, katamtaman lang guys, ayan. Tapos hipitan na natin guys. Ayan, okay na. Tapos dito na naman tayo sa intake valve. Ayan, masyadong mahigpit. Ayan, higpitan na natin. Sunod na gawin natin guys, kasi yung firing order nito 1, 3, 4, 2, so natapos na tayo sa number 1, ang susunod guys ay yung number 3. Paikotin ko lang guys, dapat guys yung itong contact point, dapat dito siya nakasintro sa, dito siya tuturo sa number 3. Kapag baguhan kayo guys, lagyan nyo lang ng chalk dito para madali ninyong makita. Sa amin kasi guys, na alam na namin, dapat hindi na kami gumamit nito. Dapat tinatakpan lang namin to dahil kami pag nag-a-adjust,
dito lang kami nagtumitingin sa kanyang running mate. Dahil kayo, kapag baguhan kayo, dapat mas madali kung dito kayo titingin. Ayan guys, nilagyan ko siya ng chok. Dapat paikutin ko ito, dapat sisintro to sa number 3. Kung dito naman sa running mate niya guys, a-adjust tayo ng number 3. Number 3 na tayo. Sa amin guys, titingnan namin itong exhaust valve ng number 2. Dahil ito ang running mate niya. Kapag lumubog to guys, tapos tataas, ibig sabihin, pwede nang adjustin yung number 3. Ito guys, tingnan nyo. Ito, lulubog pa to. Tapos tataas yan. Ayan, pansinin nyo. Ayan, tumaas na siya. Tapos lulubog to ng bahagya. So ibig sabihin, naka number 3 na siya. Tapos dito sa pointer niya guys, itong contact point, dapat dito siya nakasentro sa number 3 dito. Ayan, ito kasing number 3. Ayan, adjustin na natin yung number 3 guys. Una yung exhaust. Ayan, okay naman siya. Tapos yung intake naman. Ayan, okay naman. Sakto lang yung adjust ng number 3 guys. Yung exhaust saka yung intake. Ngayon pupunta tayo sa number 4 guys. Paikutin natin yung running mate kasi ng number 4 guys. Ito, dito na naman tayo titingin. Lulubog tong exhaust valve na to ng number 1, tapos tataas yan. Ayan, lumubog siya. Ayan, tumaas. Ayan. Tapos kailangan itong intake valve lulubog ng bahagya. Ayan. So ibig sabihin number 4 na. Tapos itong pointer dito guys, ayan, nakasintro na. Ibig sabihin number 4 na siya guys. Kasi yung firing order nito 1, 3, 4, 2. Yan, unahin natin yung intake. Ayan, okay na guys. Okay lang naman yung clearance dito ng number 4. Tapos yung exhaust, ayan, okay lang din guys. Kasi na-adjust ko na to, pinapakita ko lang sa inyo. Okay na yung number 4 guys. Ang susunod ay number 2. Paikutin lang natin. Tapos yung number 2 naman guys, ang titingnan yung valve, yung running mate niya,
itong exhaust valve ng number 3. Lulubog pa yan tapos tataas. Ayan. Ayan, tumaas na siya. Tapos itong intake valve, lulubog ng bahagya. Ayan. So, ibig sabihin, naka number 2 na siya. So, itingnan natin yung number 2. Una yung exhaust. Ayan, okay na guys. Ulitin ko, na-adjust ko na to. Pinapakita ko lang sa inyo yung proseso. Tapos yung intake naman. Ayan. Okay na. Tapos natapos na tayo sa number 2. Susunod nito, balik sa number 1. Ang running mate na naman ng number 1, itong exhaust valve ng number 4. Ito. Dapat lulubog yan. Yan. Tapos kapag bumalik, tapos lulubog ng bahagya itong intake. Ayan, number 1 na siya. Okay. Recap lang natin itong exhaust. Ayan, okay na. Tapos itong intake. Ayan, okay na. Tapos mas madali lang kasi guys, kung para sa inyo na baguhan, dito lang kayo titingin. Ayan, ito yung number 1, number 2, oh, number 1, number 3, 4, 2. Yan lang yung titingnan nyo guys. Kasi dito sa distributor cap, mayroon ditong number. Ayan. Ito yung number 1, 1, 3, 4, 2. Yung ikot kasi ng distributor guys, cap, guys, pag ganon par right. Ayan. So yun lang ang pag-a-adjust guys. Kung nga pala guys, tapos matapos nyo mag-adjust, i-re-recap nyo to. Ayan. Ayan. Baka may maluwag. Ayan. Ihigpitan nyo to uli. Ayan. Ayan, mahigpit na lang. So hanggang dito na lang muna tayo guys. At salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, i-subscribe naman and like and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Salamat sa panonood.